Amen. Glory to God. Kamusta kayo, mga Jed sa 10 people? Alright. Okay lang kung gawin ko to as na Tagalog kasi I think majority sa atin ay Filipino. And don't worry sa mga points and outlines. It will be in English way. My wife will help me. Okay. So ayun po, bago ang lahat, mumusta muna ako sa ating sa inyong lahat. Marami sa atin ang walang trabaho. Tulad ko, stop work ako. Approximately hanggang May 15, wala akong trabaho. Pero since very unpredictable ang situation na ngayon dito sa Saudi Arabia, hindi natin masasabi kung magtutuloy-tuloy siya hanggang May 15. But I think yung iba sa atin ay maalaw na yata na makapag-work kasi based sa announcement ng government earlier today is allowed na yata no na makalabas. Wala na yatang mga certain papers and permits na hihingin. And pumunta kami ng asawa ko kanina sa hospital, sa dentist, and nagpunta kami konti sa grocery. Wala nang checkpoints. Kanina. So, yun. So, good news sa ating lahat. Amen. So, yun po. ano man ang sitwasyon natin ngayon, I do believe and I pray na lahat tayo ay mananangan lang kung ano ang kayang gawin ng Diyos. At hindi yung kung ano yung kaya natin gawin. Amen. So, bago ang lahat, hayaan niyo muna akong samahan niyo ako sa isang maiksing panalangin. Amen. Let's all pray. Our Lord, salamat Panginoon sa pagkakataong ito, O Diyos. Sa araw, Panginoon, ng ginawa mo, O Diyos, na kami lahat, Panginoon, ay nagkakaisa, Panginoon. Hindi hadlang, Panginoon, ang sitwasyon. Hindi, Panginoon, hadlang, Panginoon, ang kalamidad. Hindi hadlang, O Diyos, ang krisis. Hindi hadlang, Panginoon, ang sakit at karamdaman. Hindi hadlang, Panginoon, ang kahirapan. Hindi hadlang, Panginoon, ang estado sa buhay. Para kami, Panginoon, ay magtipon-tipon, magsama-sama, Panginoon, para mapag-aralan ang iyong salita at mapurihan ang iyong pangalan. Salamat, Diyos, O Diyos, at itago niyo lang ako, Panginoon, sa iyong pangalan. At kaya mo, Diyos, na pangalan, Diyos lamang, O God, ang maitaas sa aking buhay. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Ayan, last Tuesday, nagkaroon ng online prayer meeting at ako yung nag-exhort online. So, hindi ako masyadong sanay sa ganitong online. Pero, sabi nga, walang magiging hadlang para ipahayag ang salita ng Diyos. Amen. Okay, samahan niyo ako magbuklat ng Biblia. Ang inyong mga e-Bibles dyan sa cellphone, sa laptop, kung wala kayong literal na Biblia, okay, may Google tayo. Amen. Sabi nga, walang hadlang. Amen. Para maipahayag ang salita ng Diyos. Amen. So, samahan nyo magbuklat ng Biblia sa Zephaniah chapter 3 verse 15. Zephaniah chapter 3 verse 15. Okay. Sabi sa Zephaniah chapter 3 verse 15, the Lord has taken away your punishment. Amen. Actually, ako yung taong ako po yung taong na mahilig mag-claim ng pangako ng Diyos. Kasi God is a promise keeper. Amen. So kung ano yung pinangako niya noon sa Old Testament sa panahon nila Abraham, sa panahon nila Adan and Eve, sa panahon nila Cain at Abel, sa panahon nila Moses, at nag-jump sa New Testament, sa panahon nila ng mga 12 apostles niya, is the same promise that He will keep sa panahon natin, especially sa'yo. Amen ba? Okay.
So may pangako ang Diyos sa iyo, ikaw mismo na nakikinig at na nanonood ng video ito. God has a specific promise to you. Okay? Sabi sa Zephaniah chapter 3 verse 15, "The Lord has taken away your punishment." Okay? "He has turned back your enemy. The Lord, the King of Israel, is with you." Okay, kinakausap ka ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, okay, "The Lord, the King of Israel, is with you." Ikaw mismo. Amen. "Never again will you fear any harm." Okay, napakaganda ng pangako ng Diyos. Amen ba? So, ikaw mismo na nakikinig, nanonood ng video ito, kinakausap ka ng Diyos sa oras na ito. Sa pamamagitan ng vibe ng scripture na ito, sa Zephaniah chapter 3 verse 15. Okay? "The Lord has taken away your punishment." Kung ano man ang pinagdadaanan mo, kung ano man ang nagawa mo noon, ano man ang nagawa mo kahapon, anong nagawa mo nung isang linggo, anong nagawa mo nung isang buwan, nung isang taon, nung ikay bata pa, nung ikay nagbinata, nagdalaga, nung bago ka pa makakilala sa Panginoon, and even na nakakilala ka na sa Panginoon at nakaagawa tayo ng mga bagay na hindi ka nais na sa harapan ng Diyos. At take note, nobody's perfect. Amen. Walang perfectong Kristiyano. Lahat tayo subject sa pagkakamali. Amen. So lahat ng yun na nagawa natin noon, God has taken away our punishment. Okay? Napatawad na tayo ng Panginoon, nalilis na tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng blood of Jesus na natigis doon sa krus ng Kalbaryo. Okay? Okay? Amen? And the Lord has a promise in this verse. "The Lord, the King of Israel, is with you." Hindi kanya pahayaan o pababayaan. Amen ba? "He will never leave you nor forsake you." Amen. And jump tayo sa verse 17, Zephaniah chapter 3, verse 17. "The Lord your God is with you." Again, inulit ng Panginoon dito sa verse 17. Yung sinabi niya sa verse 15, "The Lord God is with you," ay inulit sa verse 17. "The Lord your God is with you. He is mighty to save." Amen. Ang sabi doon, "He is mighty to save." Hindi po sinabi doon na maybe God can save you. Maybe He can do something for you. No. Ang sabi doon, "He is mighty to save." Amen ba? Direct to the point, "He is mighty to save. He will take great delight in you. He will quiet you with His love. He will rejoice over you with singing." Amen ba? So, pangalawang pagkakataon, inulit ng Diyos sa verse 17, "The Lord God is with you and He is mighty to save." Amen. Ang ililigtas ng Panginoon, siyempre, ang Panginoon, ang purpose ng Gospel of Christ is to preach the Gospel, the good news sa mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. Amen ba? But I'm not, disclaimer, I'm not saying na pagka kinakakilala na sa Panginoon is automatically you are saved. No. Hindi po ganun ang Bible principle. Amen ba? Okay. So, sabi ko nga kanina, ang pangako ng Diyos is mula noon hanggang ngayon, yung parang pangako yun ang bibigay, ang tutuparin niya sa atin, sa anak mo, sa magiging anak ng anak mo, sa mga kaapo-apuhan mo, same promise. Kung ano yung binigay ng Panginoon noon, hanggang sa panahon mo, hanggang sa mga darating na henerasyon, yung parang promise na yon ang tutuparin ng Diyos. Amen. God is with us and He is mighty to save, and God, He will never leave us nor forsake us. Amen ba? Okay, samahan niyo ako sa Ephesians chapter 3 verse 20. Okay. Sabi sa Ephesians chapter 3 verse 20, "Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine." Imagine? He is able to do immeasurably. Ibig sabihin, walang sukatan na kayang sumukat sa mga bagay na kaya nang gawin ng Diyos para sa iyo. Ikaw mismo na nakikinig ngayon, na nanonood ng video nito, ang gagawin ng Diyos, ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo ay walang kayang sumukat. Ibig sabihin, walang katapusan ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Walang undescribable, immeasurably, more than all we ask or imagine. Ang ini-imagine natin, siguro
after 1 month tapos na COVID. That is our imagination. Okay? Ang hihingi natin sa Diyos, Lord, sana matapos na COVID. Yun ang hinihingi natin sa Panginoon. Lord, sana matapos na itong crisis na to. Siguro ang crisis na to matatapos after 1 month. But God can do immeasurably more than all we ask or imagine. Kung ini-imagine natin in that certain time matatapos ang COVID, may plano ang Diyos. Baka sakaling mas maaga pa doon or baka sakaling, kasi sa lahat ng bagay may purpose ng Panginoon. Amen ba? So lahat ng ating ini-imagine, lahat ng ating hihingi sa Panginoon, God is able to do it. Amen. Sabi dito sa Ephesians chapter 3 verse 20, now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Amen. So ayun mga kapatid, maiksi lang ang aking i-share sa inyo kasi although hindi tayo nakapunta ng church ngayon, there is no way para manghina tayo sa Panginoon. Amen. And itong mga pangako ng Diyos sa atin na ito sa through those scriptures ay equip natin sa ating sarili, sa ating isipan, sa ating puso. God is with us. Amen. And he is able to do more than we ask or imagine. Amen. Amen ba? Oh, so ikaw mismo na nakikinig ng video ito, na nanonood ng video ito, napakaganda ng pangako ng Diyos sa buhay mo. Amen. So lahat ng hinihingi mo sa Diyos, lahat ng ini-imagine mo, lahat ng ipagpe-pray mo sa Diyos, God is able to do it. Kapit lang, panghawakan mo yung pangako ng Diyos sa buhay mo, hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Kaya kung ano man ang hinihingi mo sa Diyos, ano man ang ini-imagine mo, ano man ang pinagpe-pray mo sa Diyos, claim it in Jesus' mighty name, He will grant it. Amen? So, ayun mga kapatid. So, in conclusion to this, never give up. Amen? God has a perfect plan for you. God has a promise. God is a promise keeper. He will never leave us nor forsake us. He will be with us, and He is able to do immeasurably more than we ask or imagine. Amen? So, kapit lang. Lahat tayo ay dumadanas ngayon ng pagsubok. Lahat tayo dumadanas ng crisis. So, lahat ng ating iniisip, lahat ng ating pinagpapray sa Panginoon, maniwala ka. Tatanggapin mo yung pangakong yun. Tatanggapin mo ang sagot sa panalangin mo. Maniwala ka, kapatid. Amen? Maniwala ka. Huwag kang bibitaw. Huwag kang panghihinaan ng loob. Don't lose hope. At dahil ang Diyos ay may magandang plano sa buhay mo. Amen? So, kapit lang. Huwag bibitaw. Ikaw mismo, kapatid. Ikaw na nakikinig ngayon. Ikaw na nanonood ng video na ito ngayon. Napakaganda ng pangako ng Diyos sa buhay mo. Amen? So, samahan mo ako sa isang maikling panalangin as a closing prayer. Panginoong Jesus, salamat o Diyos sa pagkakataon ito, o Diyos, na nakapag-exhort ako, Panginoon, nakapagbigay ako, Panginoon, ng encouragement sa aking mga kapatid, Panginoon. Lord, I pray, O God, sa tao, Panginoon, right now, O God, na nakikinig, nanonood ng video ito, right now, Lord, I claim it and I proclaim in Jesus' mighty name. And I declare, lahat ng pinagpe-pray niya, lahat ng kanyang hinihiling sa iyo, Lord, ito ay katatagpuin in Jesus' name. Because, Lord, as you have promised, you are able to do immeasurably more than we ask or imagine. Kaya Lord, right now, ang pinagpe-pray, Panginoon, ng kapatid kong ito, o Diyos, Lord, we will claim it in Jesus' mighty name. It will be granted. Salamat, Panginoon. Ingatan mo kami, Panginoon. Ingatan mo bawat sa amin, o Diyos. Manatili kami malusog. Manatili kami, Panginoon, na malayo sa sakit at karamdaman. Even, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas, Panginoon, you will keep them safe, O Diyos. Lord, you will keep them away from harm in Jesus' name, in Jesus' mighty name. Lord, kung paano mo kami iniingatan dito, Panginoon, ganun din, Panginoon, sila iniingatan, Panginoon, sa Pilipinas. Salamat, O Diyos. Sa iyong papuri, sa iyong pasalamat, in Jesus' name. Amen. God bless you all. Patawarin mo ako, mahal kita, O Diyos, masunod ang nais mo. Ano na nga pa?
wala ka, malulubog sa likha ko pagdurusa kay buti mo tapat ang pag-ibig mo'y wagas.